Good morning. Papasalamat tayo sa Panginoon sa bagong araw na ipinagkaloob po ng Panginoon upang basahin at pagnilay-nilayan ang salita po ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia at basahin natin ang Ecclesiastes chapter 2 verses 1 and 2. Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa umaga pong ito ay atin pong pag-aralan ang kasiyahan sa ilalim ng araw. Mga kapatid, it seems to be na ang author ng Book of Ecclesiastes ay sabihin nating parang nega sa mga isinulat niya dito. Magandang makita po muna natin ang intensyon kung bakit po ito ay sinulat at nais kong mag-offer ng dalawang bagay patungkol po dito. Una, ang writer po ng Book of Ecclesiastes ay parang nagsisilbing critic sa observation niya sa buhay ng tao. Pangalawa, ito po ay observation ng buhay ng tao sa ilalim ng araw. Meaning to say, it seems to be na it's taking God out of the picture. It's taking God out of the life of human beings. What if kung walang Diyos? What if everything that there is ay itong mundo lang na meron tayo sa ilalim ng araw? Meron bang katuturan at maging yung kasiyahan na hinahangad po ng karamihan ay makapagsasatisfy ba at meron ba itong kabuluhan, meron po bang katuturan? At ito nga po ang unang komento o unang criticism ng critic na ito. Na para sa kanya, he sought for the meaning ng happiness. In fact, meron siyang invitation dito. Sabi niya, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. At sabi niya, subalit ito man ay walang kabuluhan. Yung bagay na tinitingnan ng maraming mga tao na dream, a life of laughter and happiness, ay naging parang vanity, naging futile. Vanity, yung term na lagi pong ginagamit ng author ng Ecclesiastes. It has an idea of smoke, parang you're holding a smoke. So, useless or nonsense. Na hindi ho itinuturo ng Book of Ecclesiastes na huwag tayong maging masaya. Ano ho, hindi ho yun ang mensahe na gusto niyang iparating. This may look contradictory doon sa itinuturo ng Apostol Pablo sa Book of Philippians na sabi nga niya doon ay magpakasaya. Ano? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Malaki po ang pagkakaiba ng dalawang idea na ito dahil ang tinuturo po ng Apostol Pablo ay kaligayahan kay Kristo. Samantalang ito pong Ecclesiastes ay pagtingin sa kaligayahan sa mundong ito na hindi ho involved ang Panginoon. And that would be the result of any sort of happiness na hinahanap ng mga tao sa mundong ito. Especially if it is apart from God. So ultimately, kahit na maranasan natin itong pagtawa or any form of happiness dito sa mundong ito, that is apart from God. At the end of the day, ang mangyayari ay ituturing mo lang itong walang kabuluhan. Sabi nga ng verse 2, ang halakhak ay pinilagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Therefore, what matters is not the laugh or the smile itself,
but rather the source. Yan. Saan ba nang gagaling ang kaligayahan mo? Kasi halimbawa, masaya ka dahil ngayon meron kang pera at yun ang source ng happiness mo. Or any material thing na nakapagpapasaya sa atin. This may give you a temporary happiness. Pero pag yan ay nawala na, balikan na naman sa pagiging miserable. Versus doon sa idea na ang source ng atin pong kasiyahan ay ang Panginoon. The peace that we have in our hearts. Eh, kaya may pera ka o hindi, you can still afford to be happy. So mga kapatid, I hope na sa prinsipyo pong ito, atin pong natutunan sa umaga pong ito, ay nagbigay sa atin ng comfort. Saan ba natin kukunin ang atin pong happiness? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, thank you po sa pagpapaalala niyo na ang amin pong what matters most is the source of our happiness. If the source of our happiness is temporary, our happiness will be also temporary. But if the source of our happiness is permanent, then our happiness will be permanent also. Please bless this day, O God. Bless those who listened. In Jesus' name, this we pray. Amen. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.